araw na Miyerkules at talaga nga naman napakaganda ng panahon. Kaya ako'y umalis ng bahay upang magturo at daanan ang aking ipinagawang sticker. Makaraan ng 16 na kilometro ay may nadaanan ako checkpoint. Kaya ako ay huminto at agad kong dinukot sa aking mahiwagang bag ang aking napakalupit na lisensya. Pinuklat ko ito at ito na ang mga sumunod na nangyari. What's up? Ang gwapo ng cellphone mo niya. Ang gwapo daw ng cellphone ko. Sayang, akala ko ako na. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na ako sa biyahe na tila ba walang nangyari. Makaraan ng 2 oras sa pagtuturo ay agad na ako sumibat. Sa di kalayuan ay bigla akong sinalubong na isang batalyong naglalakad na tsukstogo. Kaya ako ay bigla nakaramdam ng gutom. Minabuti kong dumaan sa napakalapit na 7-Eleven pero hindi para bumili ng pagkain. Walang iba kundi ang aking paboritong kape. Walang pakundangan ko itong tinungga. Habang umiinom ay hindi ko mapigilan mapaisip sa mga posibilidad na pwede mangyari sa aking buhay. Sa mga oras na yon ay wala ko ibang iniisip kundi ang aking future. Nang akin na itong maubos ay tinamad na akong pumunta sa singgan upang kunin ang aking sticker. Napansin ko na paubos na ang aking gas kaya pinabuti kong dumaan sa napakalapit na Shell. Agad ako sinalubong na napakagandang ngiti ng ating subscriber na nagkatrabaho doon. Habang nagdudukot ng pambayad ay biglang may kumalabit sa aking bandang kaliwa. Dahil doon ay biglang gumulo ang aking isipan. Kinuha ko yung napakalupit kong Petron card at inabot ko sa Shell. Patay! Medyo marami ang ating sukli kaya minabuti kong magbigay ng konti kay Manong. Pagkatapos doon ay nagmadali na akong umuwi. Moral of the story, huwag kang isip ng isip para hindi ka tamarin. Yun lang, bye bye! Chima kilanin yung moksari Moriri binan ibig sorry Bakit biga o na badali na bibang Ulduri tangi toro dinan sorry Jonan jinan jon tingle